Isa mo pagpalang umaga po sa bawat isa, lalo-lalo na po sa aming mga kapatid dyan sa Word for the Well Christian Fellowship Panapaan. Ngayong umaga po, aming music team ay nagsama-sama. Though iinan lang po kami ngayon, gusto po namin na maipahatid at madala sa inyo yung pagpupulit pagsamba sa pamamagitan ng pagkanta at pagtugtog bilang isang team. And sa mga ngayon po nanonood naman sa kanilang mga bahay through online, sabayan niyo po kami as we praise and worship God today. Give Him the honor, the glory that He alone deserves. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 23 at sabay-sabay po natin basahin. Awit 23. Papasahin ko po ito sa Tagalog. Version po Magandang Balita ng Biblia. Sabay-sabay po natin basahin. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Ulitin po natin yung pinakahuling verse. Kabutihan pag-ibig mo sa aki di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Hallelujah. Kasama po natin ang Diyos, kaya hindi po tayo nagkukulang at hindi magkukulang dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay pag-ibig, at dahil sa pag-ibig na yon, tayo ay patuloy na nabubuhay at patuloy na magpupuri ngayon sa umaga nito. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Pinapapurihan ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Niluluhati ka namin, O Diyos. Ikaw ng Panginoon, sapat na, O Diyos. Sapat na at higit pa ang biyaya mong binibigay sa bawat isa. Sapat na at higit pa, O Diyos, ang pag-ibig mo na nabuumapaw sa bawat puso. Sapat na at higit pa, O Diyos, ang pag-ibig mo, O God, na patuloy na binubuhos mo sa aming mga buhay. Patuloy na naranasan ng mga anak. Patuloy namin na ipabahagi sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, na dahil sa pagsama mo sa amin, hindi kami malulunod, hindi kami masusunod, Panginoon, hindi kami magugutong, hindi kami magkukulang pagkat ikaw, O Diyos, ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Hallelujah. Nawa ang kanta nito, O Diyos, ay maging masamang aroma sa iyo, Panginoon. At sa aking mga kapatid, mga kaibigan, kantahin po natin ito na may mga galak at pasasalamat sa ating mga puso dahil kasama natin ang Diyos at kailanman hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Thank you.
Oh.
kapasalamatan. Patuloy ka namin inuwalhati o Diyos, patuloy ka namin sinasamba ng buong puso at kaluluwa, o Diyos. Hindi lang sa ikaw ay di nagkulang, but Lord, sinasamba ka namin, pinapapurihan ka namin, dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ay Diyos. Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na may lalang ng lahat. Wala kami kung wala ka, O Diyos. At maraming salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pinapasalamatan. Patuloy ka namin, O Diyos, dinadakila, O Diyos, sa aming mga buhay. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga papunit pagsambang ito, O Diyos. Naway din maging masam yung aroma sa iyo, Panginoon. At mula sa mga bibig ng iyong mga anak, mga kanta ng papunit pagsamba na aling namin sa iyo.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayong umaga, tunghayan natin ang isa sa mga appearances ni Jesus Christ when He rose from the dead. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 20 and we will be reading verses 19 to 21. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Pinapamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng When Jesus Came. Nung nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanila, sila po nasa isang silid. Nakasara po ang mga pinto. Nung sabi dito sa talata, the doors were locked for fear of the Jews. And Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." When Jesus came to the fearing disciples, di ko alam kung takot sila sa mga Hudyo for fear of the Jews. Then at the same time, marami na silang nabalitaan na nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo. Siguro po ang damdamin ng mga disciples na ito ay nagpanghalo-halo na. What if pag makita nila ang Panginoong Hesukristo at yung ginawa nila, that they ran away from the Lord, they fled. Then makita nila paano kung sumbatan sila. Pero alam niyo po ba, nung unang nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanila, nung una nilang makita, pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa silid na kung saan naroon sila, ang una pong bati ng Panginoon sa kanila, Jesus declared to them, ano po yun? Peace be with you. When Jesus came, ang una niyang ipinahayag sa kanyang takot na mga disipulo, ay walang iba kundi ang salitang kapayapaan. Napakahalaga po, napakahalaga sa mga disipulo ng mga time na yon na makaranas sila ng kapayapaan. Napakahalaga po na maintindihan natin na ang dala ng resurrection ay kapayapaan. Not only peace of God, but peace with God. Napakahalagang maintindihan natin na when Jesus came to us, when Jesus came to them after the resurrection, after that resurrection, ang dala ng Panginoong Hesukristo ay kapayapaan. Kapayapaan sa isang restless soul na kumbaga during the time, grabe yung kanilang naranasan. Mula man ang aristuhin ang Panginoong Hesukristo, they fled away. Grabe yung kanilang fear. But when Jesus came to them, after His resurrection, He declared to them, "Peace, peace be with you." Kapayapaan para sa kanila, kapayapaan, peace with God and peace of God. Not only Jesus declared peace to them, pangalawang punto po, Jesus showed His wounds. Jesus showed His wounded hands and side. Ano pong dala nito? Hindi lamang sa nadeklara ng kapayapaan, kundi ipinakita niya sa kanila yung kanyang wounded hands and side. Pinakita, Jesus assured them na siyang nagpakita sa kanila ay hindi po ghost, kundi nagpakita siya for them, na nagpa-identify siya na siya yung master nila na nabuhay muli. And that incident, yung pagpapakita ng Panginoong Hesukristo ng kanyang mga sugatan ng mga kamay at yung kanyang tagiliran, ay hindi lamang identification para sa kanila. It was a great assurance for them that the price of sin had been paid off by His death on the cross and His resurrection.
ang restless soul na hindi kayang magbayad ng kasalanan ay pinakita ng Panginoong Hesus Kristo sa kanila. Kasiguraduhan na through His wounds on His hands and on His side ay patunay that the price of sin is already been paid. Mga kapatid, napakahalaga na in times of troubles, in times of difficulties, in a very trying situation, maranasan natin ang kapayapaan mula sa Diyos, ang kapayapaan o na inassured tayo ng Panginoon na whatever happens, panigurado po, nakasigurado tayo sa ating kaligtasan. At pagkasama natin ang Panginoong Hesukristo, hindi lamang kapayapaan, kundi protection na nagmumula sa Kanya. Pangatlo po, He declared to them peace. Pangalawa, He showed to them His wounded hands and side. Pangatlo po, ang sabi niya sa verse 21, again Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Nung maramdaman na ng Panginoong Hesukristo, sabi nga dito sa verse 20, after He said this, He showed them His hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Nung umpisa, takot na takot sila. Pero kalaunan po nang makita na nila, nung nagpahayag na nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanyang wounded hands and side, yung kanilang fear, their fear was turned into joy. Nung maramdaman ng Panginoong Hesukristo na yung fear ay napalitan na po ng joy, He commissioned them. Itong commission na to, hindi to yung church order, but ito yung dinededicate niya ang kanyang mga disciples na, as the Father has sent me, I am sending you. What a great privilege. Walang sumbat. The disciples failed him. The disciples ran and fled away from him. Iniwanan siya. Actually, Peter denied him 3 times. Pero anong sabi niya? Wala silang narinig na sumbat. Wala silang narinig na sinisisi sila. O wala silang narinig na kung ano-ano pang mga sinasabi. Kundi ang sabi niya, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. It's a very humbling experience for the disciples. Na after nilang iniwanan, after nilang finail ang Panginoon, ito nga nilang Panginoon. Ang sabi niya, ini-entrust niya sa kanila na ang evangelism. Ano pong sabi? As the Father has sent me, I am sending you. Jesus entrusted His word to the disciples. At hindi lang po niya ini-entrust. Naalala niyo po yung kanyang prayer na sinabi niya, as you have sent me, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Sanctify them. Pinapasanctify po ang mga disciples. Hindi lang po yun. After that, talagang Peter courageously preached the word. Ilang days lang after that meeting with Jesus Christ, walang sumbat na narinig si Peter. And Peter courageously preached the word. And many got saved. Alam po natin yan in the book of Acts. Makita po natin na hindi lang po ang Panginoong Hesukristo ay nag-entrust sa kanila ng mga salita upang patuloy na ipalaganap ang mabuting magandang balita. Hindi hadlang yung fear, yung locked doors because of fear. Hindi naging hadlang sa Panginoong Hesukristo upang lumapit sa kanyang mga disipulo at i-assure sila ng kapayapaan. I-assure nila na siya yung kanilang master. I-assure sa kanila na sila ang kasalanan ay binayaran na sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ina-assure sila at in-entrust sa kanila. Grabe yung tiwala ng Panginoon sa kanila. Na as the Father has sent me, I am sending you. So, napakalaking pribilehiyo. We have so many failures in life. We committed mistakes from time to time. And yet the Lord entrusted to us. Not only the disciples. Ang sabi niya dun sa kanyang prayer, my prayer is not for them alone, but for those who believe in me through their message. Dun po sa John 17, sinabi po niya yun. Na, sabi niya doon na hindi lamang ang kanyang panalangin para sa kanyang mga disipulo,
para din doon sa mga taong maniniwala sa pamagitan ng kanilang mensahe. At naniwala po ako na yun to po ay sigurado po nakarating po sa akin. And that's the reason why na tayo po ay patuloy na ibabahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakasarap pong pakinggan na when Jesus came, lahat ng ating fears ay magkaroon ng kapayapaan. Sa ating sitwasyon ngayon, nakaranas man tayo ng hindi tatapangkaraniwang sitwasyon. Pero ang mahalaga po, maranasan natin yung kapayapaan mula sa Diyos. Ma-assure tayo whatever happens. Pansamantala lang ang buhay dito sa sanlibutan. Pero ang masigurado po ang ating kaligtasan. At ina-assure na tayo na by showing His wounded hands and side, He paid all the price. He paid the whole price of sin. And we can rest in the presence and in the assurance that God is with us. At higit sa lahat po, mayroon mandate ang Panginoon sa bawat isa sa atin to continue to share the word into the world. Marami lang ang ilangan ng kaligtasan. Maraming worried ngayon. Maraming ngayong nakakaramdam ng anxiety, nakakaramdam ng troubles sa kanilang puso at isipan. Pero ikaw at ako ay gagawing instrumento ng Panginoon to share His word. Anong dala ng kanyang salita? The gospel of the Lord Jesus Christ is a gospel of peace. Is a gospel of assurance that God, that Jesus Christ died on the cross and rose again. Napakahalaga po at napakatindi po ang dala ng resurrection. Yun po ay kaligtasan for those who believe. Ikaw at ako ay magpapatuloy. Kahit man tayo sa nasa sitwasyon ngayon na naka-lockdown man o naka-quarantine man, hindi po pwedeng i-lockdown at isarado ang salita ng Diyos, ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy natin ipahayag ang magandang balita upang yung mga tao na nagugulumihanan ay patuloy na makakaranas ng kapayapaan, peace with God and peace of God, and at the same time, kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Maraming salamat po, muli isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po yung mananangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Salamat, Panginoon, na in the midst of this situation that we are in, we still have that peace in our hearts, knowing that you are the God of peace that we believe in. Salamat, Panginoon, sa assurance na kahit paano mangyari, Panginoon, patuloy kaming magtiwala sa iyo at secured na po ang aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, na hindi mo lang kami sinustain sa buhay na ito. Sinecured mo pa kami sa kabilang buhay. Salamat, Panginoon, and even Lord, we continue to commit to share the gospel of peace, the gospel of salvation. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.